Magandang araw sa iyo, Kuya Eric. Ako nga pala si Gerald. Nais ko lamang ibahagi sa inyo ang karanasan ko kasama ang aking lolo na nakatira sa Antique. Itong karanasan kong ito ay masasabi kong parang roller coaster dahil sa sobrang daming nangyari. Pakaramdam ko nga ay nasa isa na akong pelikula dahil sa karanasan ko. Gayunpaman, nagsisilbi pa rin itong alaala para sa akin at lubos akong nagpapasalamat na naibahagi ko ang aking kwento. Ang permanenteng address ko po talaga ay sa Zambales. Kaso po naging residente ako ng Antique. Pero hindi nagtagal ay lumipat na lamang ako sa aking tita upang doon manirahan. Wala namang pong masama sa Antique. Masaya po ang naging pamumuhay ko roon. Kaso nga lang ay may mga nangyari lang talaga na hindi ko makakalimutan. Pinanganak po ata akong may balat sa puwet o malas. At bata pa lamang kasi ako ay nakakaranas na ako ng mga kamalasan sa aking buhay. Katulad na lamang nung nadulas ako sa eskwelahan. Natai ako sa classroom at nasukahan ko ang buro ko. Sa sobrang malas ko ay nilalayuan na ako ng mga tao sa aking paligid. Masasabi ko naman na mabait akong bata dahil lagi ko namang sinusunod ang aking mga magulang. Wala na nga atang lalala sa kamalasan na taglay ko. Tanging ang nanay ko na lamang ang lagi nagsasabi na pinagpala raw ako. Ulila na kasi ako sa aking ama. Namatay itong maaga noong oras na pinanganak ako. Ang sabi ni mama, galing daw sa trabaho si papa at nang papunta na daw sa paanakan, ay na-aksidente raw ang sasakyan na sinasakyan ito. Pakaramdam ko nga sa tuwing naaalala ko ay iyon ang pinakaunang kamalasan na nangyari sa buong buhay ko. Dahil kapapanganak ko pa lamang ay kinuha na agad ang aking tatay. Hindi ako naniniwala kay mama na pinagpala raw ako dahil nga sa mga nararanasan ko. Iwan ko ba kay mama pinagpipilitan sa akin na pinagpala raw ako, pero hindi ko raw dapat tanggapin ang mga blessing na iyon. Akala ko ay wala nang mas lalala pa sa mga kamalasan na iyon. Isang araw noon at birthday ko noon, mahirap lang naman kami at walang panghanda, pero ayos lamang iyon. Pauwi na ako noon galing sa eskwelahan gaya ng nakasanayan. Kahit birthday ko ay hindi ako tinatantanan ng kamalasan dahil kung ano-ano namang katangahan ang nagawa ko sa eskwelahan. Masaya akong naglalakad noon patungo sa aming bahay. Excited na akong makita si mama at marinig ang pag-awit niya sa akin. Malayo pa lamang ako'y nakakarinig na ako ng mga sigawan ng mga tao. Agad akong nagtaka dahil tumatakbo sila patungo sa direksyon papunta sa aming bahay. May mga narinig ako na sumisigaw na tumawag daw ng bumbero at may sunog daw. Agad akong kinabahan noon. Mabilis akong tumakbo pasunod sa mga taong tumatakbo. At halos magulantang ako nang makita ko ang aming maliit na bahay na nasusunog. At yung mga tao ay nakatunga nga lamang sa labas. Hinanap ko sa paligid si mama. Namamawis na ako sa kaba at namumutla na rin. Ilang saglit pa ay narinig ko ang malakas na sigaw ng isa naming kapitbahay. Sinabi nito na nasa loob daw ang nanay ko. Agad akong kinabahan. Sumigaw ako ng malakas at saka nilapitan ang mga taong malapit sa akin upang humingi ng tulong. Pero para silang mga tuod na hindi gumagalaw. Namamawis na ako dahil lalong umaapoy ang aming bahay. Narinig ko ang sigaw ni nanay. Wala man lamang bumbero na dumarating.
hindi ko na napigilan at pumasok ako sa aming bahay. Sinusubukan pa akong pigilan ng mga kapitbahay namin, pero hindi ako nagpapigil. Pagpasok ko ay sumalubong sa akin ang makapal na usok. Pigil ang aking hininga habang hinahanap si nanay, hanggang sa makita ko siyang nakahandusay sa sahig. Naiiyak na ako noong mga oras na iyon. Nilapitan ko si mama at saka niyakap. Sinubukan kong buhatin si mama, pero masyado siyang mabigat. Ilang saglit pa ay nagmulat ng mata si mama. Ngumiti ito sa akin na lalong kinaiyak ko. Sinabi sa akin ni mama na may ibibigay daw siya. Kaya agad akong sumagot na pagkatapos na lamang ng sunog niya iyon sabihin sa akin. Pero sa halip na sundin ako ay kinuha ni mama ang isang maitim na box. Binigay niya iyon sa akin. Nanginginig ang aking kamay na dinampot iyon. Ngumiti sa akin si mama. Ang sabi niya, iyon daw ay regalo niya para sa akin. Binalaan pa niya ako na huwag ko raw tatanggapin ang pagiging pamana ng aking lolo. Tunay daw akong pinagpala, pero kung nais ko raw ng katahimikan, ay huwag ko raw tatanggapin ang ibibigay sa akin ni lolo. Takang-taka naman ako noon, kasi una sa lahat, hindi ko kakilala ang lolo ko. Pinikit ni mama ang kanyang mga mata. Natataranta kong tinapik ang kanyang pisngi, pero hindi na siya nagigising. Sinubukan kong pakiramdaman ang kanyang pulso at wala na itong tibok. Pakiramdam ko ay tumigil ang aking mundo nang mapagtanto na wala na si mama. Maya-maya pa ay may mga taong pumasok sa loob at nakita nila kami. Binuhat nila ang katawan ng nanay ko palabas ng aming bahay na nasusunog. At nang kami ay nakalabas na, namalayan ko na lamang na nawalan ako ng malay. Nagising na lamang akong nasa kama na. Pagtingin ko sa paligid ay nasa ibang bahay ako. Pero mukhang pagamutan ito dahil na rin sa itsura. Nanakit ang aking ulo nang ako'y bumangon. Muli kong naalala si mama. Agad akong nagwala habang umiiyak. Hinahanap ko ang aking ina. Ilang minuto ay pumasok ang isang matandang lalaki. Nagulat ako sa kanya at nangunot ang aking noo. Hindi ko siya kilala. Para bang si Bangke Pueng ang itsura nito. Matanda na at wari ko ay nasa 70 anyos na. Tiningnan niya ako mula ulo hanggang paa bago ako lapitan. Nagulat na lamang ako nang yakapin niya ako ng mahigpit. At saka sinabi ang katagang apo. Halos magulantang ako sa narinig. Siya ata ang aking lolo. Ang lolo ko na sinasabi ni mama. Pero nakakapagtaka lamang na nandito siya agad. Nagpakilala si lolo bilang Lolo Jaime. Ayon sa kanya ay siya daw ang ama ni mama. Nabalitaan daw niya ang nangyari sa akin. Dahil kumalat daw ito at nakarating daw sa Antique kung saan siya nakatira. Siyempre hindi ako naniwala. Paano naman kasi nangyari iyon? Pinagdududahan ko pa siya noon habang nakatingin ako sa kanya nang ipakita niya ang kanyang litrato at ni mama. Doon lamang ako naniwala. Sunod niyang ibinigay sa akin ang isang itim na box. Yun daw ang regalo ng nanay ko sa akin. Sinabi sa akin ni Lolo, nasasama daw ako sa kanya papunta ng Antique pagkatapos ko raw makapagpahinga. Tumango na lamang ako kay Lolo at saka siya umalis. Binuksan ko ang regalo ni Mama. Habang ito ay aking binubuksan ay naiiyak ako. Kasi naman ay hindi ko inaasahan ang sunog na iyon. Birthday ko pa naman. Natigilan ako nang makita ang regalo ni Mama. Isa itong kwintas na gawa sa itim na lubid. At ang pendant ay isang simbolo na binubuo ng tatlong spiral. Ang bawat spiral ay nakaliko sa pare-parehong direksyon. At magkakapareho rin ang sukat at laki.
Napapitlag ako sa gulat ng magsalita si Lulu na nasa may pintuan. Sinabi sa akin ni Lulu na iyon daw ay tinatawag na El Treskele, isang anting-anting, pampaswerte raw at proteksyon ng tao laban sa mga masasamang tao o mga nilalang. Tinitigan ko mabuti ang anting-anting. Bakit ito naman ang nirigalo sa akin ni Mama? Napatingin ulit ako kay Lulu nang magsalita siya. Sinabi niya sa akin na kwintas daw iyon ni Mama. Pinamana lang daw sa akin. Dahil sa narinig ko ay isinuot ko ang kwintas. Napangiti ako dahil pakiramdam ko ay medyo gumaan ang aking pakiramdam. Nabaling ang tingin ko kay Lulu nang sabihin niyang pupunta daw kami ng antike. Kahit tutul ako sa pag-alis, ay wala pa rin naman akong magagawa, kundi ang sumama na lamang kay Lulu. Iyon na nga po. Nakarating na po kami sa antike. Pero bago pala kami umalis, ay pinalabing na muna namin si Mama. Yung bahay ni Lulu ay nasa itaas na bahagi, kung saan maraming puno at walang masyadong bahay. Pagpasok ko sa munting bahay ni Lulu, ay umawang ang labi ko dahil sa sobrang daming anting-anting at mga ibang bagay na hindi pamilyar sa akin. Ang mga kagamitan ni Lulu ay parang yung mga nakikita ko sa mga pelikula na may mga gamot na nasa bote na ginagawa ng albularyo. Hindi ko na nga napigilan na tanungin si Lulu kung albularyo ba siya. Tiningnan niya ako at saka tumawa. Inanong pa niya ako kung bakit ko raw iyon inisip. At sinabi ko naman sa kanya kasi yung kanyang itsura at ang bahay niya. Sumeryoso ang mukha ni Lulu at sinabi niya nga sa akin na isa siyang albularyo. Pero hindi lang daw albularyo. Sobrang makabuluhan ang sinabi ni Lulu. Pero hindi na ako nagtanong pa. Sinabi sa akin ni Lulu na ito raw ang dahilan kung bakit naglaya si Mama, kung bakit hindi raw ako pinakilala ni Mama sa kanya, dahil ayaw daw ni Mamang matulad ako sa kanya. Tama nga naman si Lulu, kung hindi pa nga siguro nangyari ang sunog na iyon, ay hindi ko makikilala si Lulu. Pinakain ako ni Lulu at saka pinagpahinga, pero sinabi niya sa akin na pagsapit daw ng alas 8 ng gabi, ay magtungo raw ako sa kanyang silid. Mabilis na lumipas ang oras. Alas 8 na agad ng gabi. Kinakabahan ako na pumunta sa kwarto ni Lulu. Pagpasok ko ay sumalubong sa akin ang isang altar. May krus doon, mga santo at iba't iba pang mga abubot. Naabutan ko pa si Lulu na nagdadasal. Tiningnan ako ni Lulu at saka ngumiti. Naupo siya sa kanyang kama. Nagtataka man akong tumingin sa kanya. Sinabi sa akin ni Lulu na nais niya raw ipamana sa akin ang isang kakayahan na hindi raw nakukuha ng lahat ng tao. Ang kakayahan daw na iyon ay isang regalo mula sa Panginoon at ipamamana daw niya sa akin. Ayon pa sa kanya ay iyon daw ang pagiging isang antingero. Nanlaki ang aking mga mata dahil sa gulat. Ang akala ko ay isang albularyo lamang si Lulu, pero antingero rin pala siya. Handa raw si Lulu na ituro sa akin ang lihim na karunungan kung papayag daw ako. Sa akin daw niya ipapasa ang responsibilidad na labanan ang mga masasamang elemento at tulungan ang mga taong nangangailangan. Napaisip ako. Naalala ko ang sinabi ni Mama sa akin. Sigurado ako na iyon na ang tinutukoy ni Mama. Kaya umiling ako at sinabi na hindi ko matatanggap iyon. Kahit wala na si Mama ay susundin ko pa rin siya. Akala ko ay magiging agresibo si Lulu. Pero nginitian niya lamang ako at saka tumango. Tanggap daw niya ang desisyon ko, pero hayaan ko raw siyang ipakita pa rin sa akin
kung paano siya manggamot bilang isang albularyo. Tumanguna lamang ako sa simpleng request ni Lolo. Naikwento rin sa akin ni Lolo na minsan nga daw ay inoper niya kay Mama ang pagiging antigera. Pero hindi pumayag si Mama. Mas pinili daw ni Mama ang mamuhay ng tahimik kasama ang aking tatay. Naikwento ko na nga rin kay Lolo ang patungkol sa kamalasan ko sa buhay. At sinabi naman ni Lolo na hindi raw ako mamalasin dahil sa anting-anting na aking suot. Nagbibigay daw kasi iyon ng swerte. Iyon daw ang gamit ng aking ina. Dahil tulad ko ay may sapi rin na madlak ang aking ina. Nagkakwentuhan pa kami noon ni Lolo buong magdamag. Sobrang gaan sa pakiramdam. Sinabi ko na nga rin sa kanya ang sinabi ni Mama bago ito namatay. At tumawa lamang si Lolo. Ayaw nga talaga ni Mama sa lahi nila. Lahi kasi pala sila ng albularyo at mga antingero. Pero sa mabuting paraan. Kahit minsan daw ay huwag daw babalakin na maging masamang antingero. Dahil may kaukulan daw itong kaparusahan. Siyempre sobrang nag-enjoy ako sa mga kwento ni Lolo. Kasi hindi ako makapaniwala na may lolo pala ako na may kakayahan na maging antingero at albularyo. Taon na araw ang ginugugol para aralin ang libro ng lihim na karunungan. Sagrado daw ito at kung sakali raw na papayag ako maging antingero, ay malalaman ko raw ito. Pero hindi pa rin ito napabago ang isip ko. Magmula ng araw na iyon ay lagi akong nasa tabi ni Lolo sa tuwing nanggagamot siya. Napag-alaman ko na medyo sikat pala si Lolo roon. Marami na rin siyang nagamot at yung iba ay kinikwento ni Lolo sa akin. Hindi ko rin maiwasan ang ma-amaze kasi sobrang cool na magkaroon ng isang Lolo na katulad ni Lolo Jaime. Naalala ko pa isang araw, kumakain kami ng tanghalian. Naikwento sa akin ni Lolo Jaime na minsan na raw siyang nakipagsagupaan sa aswang. Nung una'y hindi pa ako naniniwala, pero nang ipakita niya sa akin ang mga kagamitan niya laban sa aswang, katulad na lamang ng buntot pagi, matutulis na silver na kutsilyo, ay napabilib na ako kay Lolo. Naging interesado na nga rin ako sa kanyang mga kakayahan. Ayon pa kay Lolo, binata pa lamang daw siya ay nakalaban niya ang isang kubot at amalanhig. Marami pang sinabi sa akin ni Lolo at inaamin ko na nakuha noon ang aking atensyon. Parang ang isang doktor si Lolo sa bayan nila dahil siya lang talaga ang nilalapitan ng mga taong may sakit. Isang araw ay nag-aayos ako ng mga gagamitin ni Lolo sa kanyang panggagamot. Umaga na naman at nakagawian ko na ako ang naghahanda ng mga gagamitin ni Lolo. Ang galing nga kasi, bukod sa mga sakit, ay si Lolo rin ang nilalapitan tuwing may mga naielemento, nasasapian o kaya naman ay ginugulo ng masamang espiritu. Habang nag-aayos ako ay nakuha ng aking pansin ang isang babae na dumaan sa aming bahay. Nangunot ang aking noo dahil bago siya sa aking paningin. Lumabas ako upang tingnan siya at mga sanang susundan ko siya nang bulatin ako ni Lolo. Tinanong ako ni Lolo kung sino ba ang tinitingnan ko at doon sinabi ni Lolo na may bagong lipat daw sa bahay na ilang lakad lamang ang lapit sa amin. Sinabi pa sa akin ni Lolo na huwag daw akong makikipagkaibigan doon dahil masama raw ang kutob niya. May history pala kasi ang bahay na iyon. Tahanan daw iyon ng mga aswang na bigla na lang daw naglalaho bigla. Ayaw naman daw akong mapahamak ni Lolo kaya sinabi niya iyon sa akin. Kahit medyo alanganin ako ay pumayag pa rin naman ako
sa gusto ni Lolo. Lumipas ang maghapon na marami na namang nagpagamot kay Lolo. Hindi mawala sa isipan ko ang babae. Kaedad ko lang kasi. Pagdating ng hapon ay inaayos ko na ang mga gamit ni Lolo. Umalis si Lolo saglit upang mamili sa palengke ng aming uulamin. Pagkatapos kong magayos ay lumabas ako ng bahay at saktong dumaan ang babae. Natigilan ako nang makita ang kanyang mukha. Sobrang puti niya at sobrang ganda. Pero sa tingin ko ay mas matanda siya sa akin. Sa sobrang titig ko sa kanya ay hindi ko namalayan na nakalapit na pala siya. Halos mamula ako sa gulat at hiya. Tinanong niya ako kung may dumadaan daw ba na tricycle doon. Nagpakilala siya sa akin bilang Andeng. Siya lang pala ang mag-isa sa bahay na iyon. At ayon pa sa kanya, ay naninibago pa siya sa lugar. Pamana raw pala ang bahay sa kanya ng kanyang ina. Napaisip tuloy ako sa sinabi ni Lolo. Ibig sabihin, ay aswang si Andeng. Pero ibang-iba naman ang hitsura ni Andeng sa pag-describe ni Lolo sa mga aswang. Sabi kasi ni Lolo ay pangit daw ang aswang. Maitim. Nakakatakot ang hitsura. Matutulis din ang kuko at ngipin. At nalilisik ang mga mata. Kabaligtara naman si Andeng. Sobrang ganda niya na tipong matutunaw ako sa titig pa lamang niya. Hindi ko na namalayan na tulala na pala ako. Sinabi ko sa kanya na kailangan niya pang maglakad ng ilang minuto para bumaba at makapunta sa paradahan ng mga tricycle. Akala ko ay aalis na siya, pero sinabi niya sa akin na gusto niya raw akong makilala. Medyo nag-alanganin ako kasi naalala ko ang sinabi ko kay Lolo. Kaya naman sinabi ko sa kanya na magkita na lamang kami bukas. Nahiya nga kasi ako, pero pumayag naman si Andeng. Ginulupan niya ang aking buhok bago naglakad palayo. Hindi ko na namalaya na nakangiti na pala ako habang siya ay tinitingnan. Natauhan na lamang ako noong makita si Lolo na papalapit sa akin. Tinanong niya ako kung bakit ako nasa labas. Sinabi ko naman sa kanya na may tinignan lamang ako. Pagpasok namin sa bahay, ay naisipan kong itanong kay Lolo ang patungkol sa aswang. Tinanong ko siya kung may mabait bang aswang. Mahinang tumawa si Lolo, pero tumango rin kalaunan. Ngunit sobrang hirap raw makahanap ng mabait na aswang. Dahilan ang mga aswang daw ay namuhay para kumain ng laman ng tao o hayop. Nung mga oras na iyon, ay iniisip ko na baka hindi naman talaga aswang si Andeng. At siguro, napagkamalan ko lamang siyang aswang dahil nakatara ito sa bahay ng mga dating aswang. Kinabukasan habang kumakain kami ng agahan, ay napansin ko ang pagiging seryoso ni Lolo. Kadalasan kasi ay nagjujuk siya sa akin at magtatawanan kami. Pero yung aura niya nung mga oras na yun ay kakaiba. Naninibago ako. Hindi na nga ako nakatiis at tinanong si Lolo kung anong nangyari. Tinignan ako ni Lolo at sinabi niya sa akin na may nakita raw silang bangkay malapit lang daw sa tinitirhan namin. Wakwak ang dibdib. Walang lamang loob. At higit sa lahat ay wala ng buhay. Dahil nga nasa mataas na lugar kami, ay hindi raw nila ito napansin kaagad. Nakita lang nila na nilalangaw na ito. Tinanong pa niya ako kung sino raw ba ang sa tingin ko ang gumawa noon. Nung hindi ako sumagot, ay sinabi niya na ang babae raw na nakatira sa may kabilang bahay ang may gawa noon. Nangunot naman ang aking noo dahil sa pagtataka. Ang bilis kasing makabintang ni Lolo. Hindi ko na tuloy na malaya na nasabi ko ang pangalan ni Andeng.
gulat na gulat si Lulu. Tinanong niya ako kung nakipag-usap daw ako sa babae. At sinabi ko naman na oo. Pero laking gulat ko na lamang nang hampasin ni Lulu ang lamesa. Ang sabi ni Lulu, huwag na raw ako makikipag-usap sa babaeng iyon dahil delikado raw iyon at saka siya umalis. Nangunot ang noo ko. Nainis ako bigla kay Lulu dahil sa pambibintang niya kay Anding. Buong maghapon ay lubos na nakakapanibago. Hindi kami nagpansinan ni Lulu. Parang casual lamang kami kung mag-usap. Hindi ko rin naman siya pinapansin kasi baka mag-away lang na naman kami. Hindi ko rin maiwasan na pakinggan ang mga pinag-uusapan ni Lulu pati na rin ang mga nagpapagamot sa kanya. Narinig ko pa na hindi lang pala isa ang natagpo ang bangkay kung hindi dalawa. Tapos si Lulu naman ay sinasabi na ang may gawa daw noon ay ang bago naming kapitbahay na si Anding. Gustuhin ko mang sumabat ay hindi ko na lamang ginawa. Pagdating ng hapon habang ako ay nagwawalis sa aming bakuran, ay napatingin ako sa babaeng tumawag sa akin. Nakita ko si Anding at ito ay nakangiti sa akin. Lumingon muna ako sa loob ng bahay. Baka kasi biglang lumabas si Lulu. Naglakad ako palapit kay Anding at saka ngumiti. Napansin ko lang na parang lalong bumata ang kanyang hitsura. Sobrang ganda niya talaga. Inaya niya akong pumunta sa kanyang bahay. Medyo nag-aalangan ako kasi pinagbawalan pa naman ako ni Lulu na makipagkita sa kanya. Dahil sa sobrang tigas na talaga ng aking ulo, dahil sumama pa rin ako kay Anding, hindi rin naman lumabas si Lulu ng bahay sa pag-aakalang nagwawalis pa siguro ako. Pagpasok namin sa bahay ni Anding ay nakaramdam ako ng panlalamig sa katawan. Malaki ang bahay ni Anding. Malawak. Yung ambience niya ay katulad sa mga haunted house. Pero kung pagmamasdan ang interior ay normal lang naman. Pinagmasdan ko pang maigi ang paligid at wala namang kakaiba maliban na lamang sa ambience na binibigay nito. Napapitlag ako sa gulat ng magsalita si Anding sa aking likuran. Nilingon ko siya at saka peking ngumiti. Malakas pa rin kasi ang timok ng aking puso. Napansin ko ang tingin niya sa aking kwintas. Tinanong niya ako kung sino raw ba ang nagbigay noon sa akin. Sinabi ko naman na pamana iyon sa akin ni Mama. Na pamana rin ni Lulu kay Mama. Napansin ko ang pagtalim ng kanyang tingin. Pero kalaunan ay ngumiti. Ang ngiti niya ay nagpataas ng aking balahibo sa di malamang dahilan. Sinabihan niya ako na kamalasan daw ang taglay na kwintas na iyon. Dapat ko raw itong hubarin. Nangunot naman ang noo ko dahil sa pagtataka. Magmula nung isinuot ko ang kwintas ay hindi na ako minamalas pa. Saka ang werdo lang sa isang tao na hindi ko pa naman siya masyadong close na sabihan akong hubarin ang aking kwintas. Mahina akong tumawa at saka umiling. Sinabihan ko siya na hindi ko iyon maaaring hubarin dahil protection iyon sa akin. Ang kanyang hitsura, pagkarinig sa sinabi ko, ay biglang lumukot. Kitang-kita ko ang inis sa kanyang mga mata. Hindi ko nga alam kung namamalikmata lang ba ako, pero parang naging pula bigla ang kanyang mata. Iniling ko na lamang ang aking ulo. Pilit na binaliwala ang kanyang sinabi. Sa pananatili ko sa bahay ni Anding, ay hindi siya matigil sa pagsabing alisin ko raw ang kwintas ko at itapon iyon. Malas daw iyon at masisira lamang ang aking buhay. Nasa katinuan pa naman ako para hindi sundin ang gusto niya. Bandang alas 8 ng gabi nang maisipan ko umuwi. Napatingin ako kay Anding na sobrang sama ng tingin sa akin. Pero kalaunan ay nagbago ito.
Nangunot ang aking noo. Nagpaalam na akong umalis at akmang maglalakad na ako nang tawagin niya ako. Akala ko ay may sasabihin siya, pero ngumiti lamang siya sa akin nang sobrang werdo bago pumasok sa loob ng kwarto at isarado nang malakas ang pinto. Nagtaka na ako ng mga oras na iyon. Mahihina lamang ang aking paglakad hanggang sa makapasok ng bahay. Akala ko ay ligtas na ako, pero laking gulat ko nang makita ko si Lolo. Sobrang sama ng tingin niya sa akin. Sa pinakaunang pagkakataon ay kinabahan ako. Tinanong niya ako kung saan ako galing. Naglikot ang aking mga mata at namamawis na rin. Sinabi ko kay Lolo na tumambay lamang ako sa tabi-tabi. Akala ko ay maniniwala siya, pero laking gulat ko nang sigawan niya ako. Hindi ka na naman sumunod. Nilalagay mo ang sarili mo sa panganib, Gerald. Dapat hindi ka na sumama sa anding na iyon. Kung hindi dahil sa medalyo na iyan na lagi nating dinadasalan, siguro patay ka na ngayon. Kailan ka ba susunod sa akin, apo? Kapag may nangyari ng masama sa iyo? Sinabihan na kita, hindi ba? Mapanganib ang babaeng iyon. Naghahanap na kami ng ebidensya para mapuksa siya at ayaw kong madamay ka pa, pero sobrang katigasan ng ulo mo. Mismong sarili mo, dinadamay mo sa gulo na ito. Ano na lamang ang sasabihin sa iyo ng mama mo? Ganyan ka ba talaga niya pinalaki, ha? Nagulat ako sa sinabi ni Lolo. Inaamin ko na nasaktan ako. Hindi dahil sa sinabi niya na matigas ang ulo ko, kundi dahil sa dinamay pa niya kung paano ako pinalaki ni mama. Umiwas ako ng tingin. Hinawakan ko ang pendant ng kwintas at saka walang aling langang inalis ito sa liig. Malakas na napasinghap si Lolo. Ito ba ang sinasabi mo na nagpoprotekta sa akin para hindi ako patayin ni Anding? Pwes, ayan na ang kwintas mo. Papatunayan ko sa iyo na hindi siya mamamatay tao. Bawat salita ko ay nag-aalanganin ako. Hindi makapaniwala si Lolo na tiningnan ako. Binigay ko sa kanya ang kwintas. Saka ako pumasok sa loob ng kwarto. Pagpasok ko ay napahilamos na lamang ako sa aking mukha. May pag-aanilangan akong naramdaman at biglang bumigat ang pakiramdam ko. Pakiramdam ko ay may bigat sa aking dibdib, pero hindi ko maipaliwanag kung saan ito nang gagaling. Magmula ng araw na iyon ay hindi kami nagpansin na ni Lolo. Naging abala rin ang lolo ko sa pagkuha raw ng mga sapat na ebidensya laban kay Anding. Kaming dalawa naman ni Anding ay nakikita pa naman, pero ibang-iba na ang kanyang mga galaw. Napapansin ko na tuwang-tuwa siya sa tuwing ikinikwento ko sa kanya na sinasabi ko kay Lolo na hindi siya aswang. Napansin ko rin na palagi niyang sinasabi sa akin na tama raw ang desisyon ko na alisin ang kwintas. Nagkalayo rin ang loob namin ni Lolo at inaamin ko na namimiss ko ang mga oras na lagi kaming magkausap. Isang gabi, naglilinis ako ng bahay. Si Lolo naman ay umalis. Nagtungo ako sa kwarto ng aking Lolo upang linisin din ito para na rin pambawi sa kanya. Habang naglilinis ay napansin ko ang isang sulat sa ilalim ng kanyang kama. Nangunot ang aking noo dahil sulat kamay iyon ni Mama. Mahaba ang sulat na iyon ng aking binasa. Sa minamahal kong ama, paniguradong wala na ako pagkabasa mo nito. Nais ko sanang imbitahan ka sa bahay ko rito sa Zambales para kunin si Gerald. Mamamatay ako sa araw na iyan, itay. May taning na kasi ang aking buhay at hindi ito alam ni Gerald. Ipalalabas ko na nasunog ang bahay para alam niya ang magiging dahilan
ng pagkamatay ko. Pupupin mo siya at alagaan. At saka pakiusap. Huwag mo siyang dalhin sa mundo ng kapahamakan. Nanginig ang aking kamay sa nalaman ko. Saktong pumasok si Lulo sa kwarto. Nakita niya ang sulat sa aking kamay. Niyakap ko ang aking lolo. Nanumbalik ang sakit sa aking dibdib. Humingi ng tawad sa akin ang aking lolo. At ganun din naman ako. Ilang saglit ay humiwalay sa akin si Lulo. Tiningnan niya ako at saka nagbuntong hininga. Doon sinabi sa akin ni Lulo na papasukin daw nila ang bahay ni Anding. Natagpuan daw kasi siya sa akto. Isa kang manananggal si Anding. Nalaki ang aking mga mata. Sinuot sa akin muli ni Lulo ang aking kwintas. Ang sabi ni Lulo, nahulog daw ako sa kapangyarihan ni Anding. Kaya raw pilit kong binabaliwala ang mga clues na aswang siya. Napagtanto ko rin na totoo nga ang sinabi ni Lulo. Sobrang werdo ng aking pangaramdam. Nasa gitna kami ng pag-uusap ni Lulo nang makarinig kami ng kalabog sa bubong. Kasunod nito ang pagpasok ng mga kaibigan ni Lulo. Sinabi ng isa sa mga kaibigan ni Lulo na nasa bubong daw namin ang manananggal. Lumabas naman agad si Lulo at akmang susunod ako nang pigilan ako ni Lulo. Sinabihan niya ako na huwag ko na daw idamay ang aking sarili. Hayaan na lang daw siya bilang antingero na labanan ang aswang. Pero hindi ako sumunod. Lumabas pa rin ako ng bahay. Nalaki ang aking mga mata nang makita ang kalahating katawan sa may pinto. Muntikan na rin akong masuka dahil nakikita ko mismo ang lamang loob at dugo ng kalahating katawan. Nilagyan ito ng asin at holy water ng mga kaibigan ni Lulo. Gumagalaw ang kalahating katawan na animoy na sasaktan din. Pagtingin ko kay Lulo ay nakita ko siyang nakikipaglaban sa manananggal. Napalunok ako sa kaba. Nakakatakot ang aswang at nakakahindig balahibo. Mahaba ang buhok nito at nanlilisik ang kulang mata at ang pakpak ay sobrang laki na katulad ng sa paniki. Malakas akong sumigaw ng lapitan ng manananggal ang aking lulo. Dahil wala namang masyadong kabahayan sa paligid, ay walang ibang lalaban sa manananggal kundi si Lulo at ang mga kaibigan nito. Binato ni Lulo ng isang silver na kutsilyo ang manananggal na tumama sa pakpak nito. Nalaki ang aking mga mata nang mapatingin sa akin si Anding. Ibang-iba ang hitsura niya sa nakasanayan ko. Akmang lilipad ito patungo sa akin nang muling ibato ni Lulo ang silver na kutsilyo sa aswang. Nahulog ang aswang sa lupa na agad namang nilapitan ng mga kaibigan ni Lulo. Lahat sila ay pumalibot kay Anding. Inali nila ito gamit ang buntot pagi at saka nila tinapunan ng asin ang manananggal. Nakakabingi ang sigaw nito. May mga sinasabi si Lulo na orasyon na hindi ko naman maintindihan. Gustuhin ko mang tanungin sila pero para akong natuod sa aking kinatatayuan. Nagkatinginan kami ni Anding. Ang kanyang pulang mata ay naging itim. Ilang saglit pa ay biglang natahimik ang aswang. Kinuha ng isa sa mga kaibigan ni Lulo ang kalahating katawan at saka ito dinala sa kung saan man. Tinanong ko si Lulo kung saan nila ipupunta si Anding pero hindi siya sumagot. Iyon na ang huling beses na nakita ko si Anding. Umaga na kasi nang dumating si Lulo. Sinabi sa akin ni Lulo na wala na daw ang aswang sa bayan namin. Kaya unang pumasok sa isip ko ay pinatay siya. Magmula ng araw na iyon ay wala na ngang umakalat na aswang sa bayan namin. Mas lalong naging ligtas ang pamumuhay namin. Pero hindi rin nagtagal ay namaalam na ang Lulo sa akin. Namatay siya dahil sa bangungot. Kung itatanong ninyo kung tinanggap ko
ang pagiging antingiro. Hindi ko tinanggap. Lahat ng mga ari-arian ni Lulu ay isinama namin sa kanyang libing. Samantalang ang kapatid naman ni Mama na si Tita Merle ang kumukup sa akin sa antike. Dinala niya ako sa Iloilo at doon na nga ako namuhay at nanirahan hanggang sa ngayon. Kahit halos ilang dekada na ang lumipas nang mangyari iyon, ay sariwa pa rin sa aking alaala. Madalas ko ngang ikinikwento sa aking mga anak ngayon ang nangyari noong kabataan ko. Nandito pa nga rin sa akin ang kwintas na ibinigay sa akin ni Mama at lubos ko itong pinakaiingatan dahil ito na lamang ang natitirang alaala sa akin ng aking ina. Pero bala ko na balang araw ay may pamamana ko rin ito sa isa sa aking tatlong anak. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento. Maraming salamat po sa inyong pakikinig.